Nagsasawa ka na ba sa nilagang itlog lang? Wait, pwede nating mas pasarapin yan. Tara, samahan ako. Dahil sa video ito, magluluto tayo ng nilagang itlog, pero level up. Simulan na natin. Ating magluluto. Muha na nga ako dito ng kaserola na may laman ng tubig. At ilalagay na natin itong ating itlog ng manok. Pero pwede kayong gumamit dito ng ibang itlog katulad ng itik or kung ano man yung available. Lagay na nga ako dito ng isang dakot na asin. Saka maglalagay na din ako dito ng suka. Nilalagyan nga natin ito ng asin saka suka para mabilis itong mabalatan kapag naluto na. Dito naman sa parte ito ay tatakpan ko na nga ito at lulutuin natin ito ng mga 5 to 10 minutes para sigurado tayong lutong-luto nga itong ating mga itlog. Makalipas nga ng 10 minutes ay binuksan ko na nga ito. At dahil nga luto na nga itong ating itlog ay hinango ko na ito. Saka natin ito papalamigin saka babalatan. At itong pinaglagaan natin ay hindi na natin kailangan yan. Tapon na natin yan. Habang pinapalamig nga natin yung ating lulutuing itlog ay dito naman sa part ito ay magsisimula na nga ako magluto. At painit na nga ako dito ng kawali at nilagyan ko na ito ng mantika. At nang uminit na yung mantika, dito naman sa part ito ay magsisimula na kayo magprito. Pipritohin nga natin itong panghalo nating tofu o tokwa. At kapag ganito na itsura ng ating tokwa ay hahanguin na natin to. Ang gusto lang natin ma-achieve dito sa ating tokwa ay maprito ito ng maigi at hindi ito madurog kapag inihalo na natin mamaya. At matapos kong maitabi yung tokwa ay dito naman sa parte nito magsisimula na ako mag-isa. Nang inilagay ko nga dito ay bawang. Papalabasin lang natin yung aroma nito. At matapos kong mailagay yung bawang, susunod ko na din itong ating sibuyas. Pulang sibuyas yung ginagamit ko dito. Pero pwede kayong gumamit dito ng puti. Ang problema yan. At maglalagay na din ako dito ng kaunting luya. Makakatulong ang luya para mas maging mabango ang ating nilulutong ulam. Gigisa natin itong mga panggisa natin sanggap hanggang sa lumabas yung aroma nito. At kapag ganito na itsura niya, ilalagay na natin itong ating mga nabalatang itlog. Ang gagawin natin dito sa ating nabalatang itlog ay igigisa din natin ito hanggang sa matusta ito ng bagya. Katulad ng nakikita niya. At kapag ganito na itsura niya, may mga part na siyang natutusta ay isusunod na natin ilagay yung ating panghalong tomato paste. Baling gagawin natin dito sa ating tomato paste ay igigisa din natin ito para mabawasan yung asim nito. Medyo umaasim kasi ito dahil concentrated. At kapag naigisa na natin ito ng maigi, halo na natin ito dito sa ating nilulutong itlog. Kapag nahalo na natin ito ng maigi, dito naman sa part ito ay maglalagay na akong tomato sauce. Yung inilalagay ko dito ang tomato sauce, yung pangalawa sa pinakamaliit na pakete. Bali, inubos ko na ito. Matapos kong mailagay yung tomato sauce ay haluin lang natin ito katulad ng ginawa natin sa ating tomato paste. At kapag nahalo na natin ito ng maigi, lalagay na natin ito ng Coke. Ito na yung magiging sabaw niya. Coke mismo nga yung aking ginagamit dito. Tapos natin mailagay yung Coke ay ihalo na din natin itong ating prinitong tokwa. At kung nanonood ka pa rin hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin ay nag-e-enjoy ka sa aking niluluto. Pwede mo na may comment kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Balik nga tayo dito sa ating nilulutong ulam. Matapos ko nga itong pakuluin ng 2 minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito naman sa parte ito ay magsisimula na nga ako magtimpla kung tama na sa panlasa ko ang ating sabaw. At dahil nga kulang ito sa alat, naglagay ako ng kaunting patis. Pero pwede kayong gumamit dito ng asin, walang problema yan. At hinalo ko lang ito para kumalat naman dito sa ating nilulutong ulam. At naglagay ako dito ng pulang sili o labuyo para may kaunting anghang naman. At para naman sa ating pang-garnish, naglagay lang ako dito ng onion leeks para maganda tingnan yung ating ulam. At ito na nga, lutong-luto na nga at pwedeng-pwede na itong iserve na ating ulam. Kaya naman dito sa part ito ay nag-plating na nga ako. Nilagyan ko ulit ito ng onion leeks para pang-design. So ito na nga yung ating Tiger Skin. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe ibinahagi, baka pwede mo naman ito i-share. O siya, hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!